Hi everyone! Welcome to my channel. Ako po si Cara David, isang broadcast journalist at professor sa UP Diliman. Alam niyo po, ever since I started this YouTube channel, marami nang nagre-request sa akin na gumawa raw ng tutorial kung paano ko vino-voice or dinadub yung aking mga TV documentaries. Medyo natagalan sa paggawa ng tutorial tungkol sa pag-voice over kasi sa totoo lang, hindi ako masyadong confident magturo kung paano mag-voice over kasi hindi naman ako nag-voice acting tulad ng maraming dubbers dito sa Pilipinas. In fact, when I was starting out in the media, may mga nagsasabi sa akin na kulang sa modulation or kulang sa tigas yung aking boses. Kaya nga marami dun sa mga scripts na sinusulat ko noon ay vino-voice or dinadub ng ibang mga reporter. Masyado raw kasing malumanay, malambing, or sweet yung boses ko for news reporting. At dahil nga nahihirapan akong mag-modulate ng boses ko para gawing mas astig or mas matapang para sa news, over the years, natutuhan kong magsulat na lang ng mga script na sa palagay ko, mas babagay sa timbre ng boses kong medyo malumanay. O, bigyan ko kayo ng example. Kapag crime reports, ang kadalasang pagkakasulat nito ay parang ganito. Sabayan ninyo akong magbasa, ha? Isang pamilya sa Caloocan, tinadtad na ng bala, pinagsasaksak pa. Kalunos-lunos ang itsura ng mga biktima na nakahandusay sa isang bakanteng lote kaninang madaling araw. Medyo natatawa ako habang vino-voice ko kasi parang alam kong pilit na pilit. Yung ganito kasing pagkakasulat ng script, pakiramdam ko mas bagay ito sa mga tulad nina Mike Enriquez, Oscar Oida, Emil Sumangil, or Susan Enriquez. Yung bang medyo matigas, matapang at astig yung pagkakabigkas nila doon sa mga salita. Kaso lang, dahil nga medyo alam kong hindi siya babagay sa timbre ng boses ko, narinig nyo naman, di ba? Medyo may pagka-awkward at pilet. Ang ginagawa ko, nire-rewrite or nire-rearrange ko yung words para mas bumagay siya sa mood or sa tono ng boses ko. Pareho pa rin yung detalye, pero nire-rearrange ko lang yung words. Sabayan ninyo ako dito sa revised version ng script na ito. Kalunos-lunos ang sinapit ng isang pamilya sa Caloocan kaninang madaling araw. Tadtad ng bala at saksak ang mga biktima na iniwang nakahandusay sa isang bakanteng lote. Napansin ninyo, pareho lang yung mga detalye pero medyo nagbago yung mood. Inuna ko yung kalunos-lunos kasi ito yung medyo mas emotional na bahagi na mas akma doon sa boses ko. Dahil alam kong hindi kakayanin ng boses ko na magpakaastig, in-embrace ko na lang yung aking natural na boses at isinulat ang script sa paraang mas babagay sa timbre ng boses ko. Uy! Pero kung yung boses ninyo ay well-modulated at saka matapang at astig, huwag ninyong gagayahin yung style ko, ha? Kasi magiging pilit naman kapag nagpaka-malumanay at madrama kayo tas hindi naman bagay sa boses ninyo. So the key is to find the voice that you are most comfortable with para maisulat mo ang iyong mga script sa paraang pinaka-natural para sa timbre ng boses mo. At yan ang pag-uusapan natin ngayong araw, tips kung paano maging mas effective ang inyong voiceovers sa mga news reports at documentaries. Tip number one, quiet please! Ang pinaka-nakakainis sa lahat ay yung voiceover na hindi mo maintindihan kasi ang daming iba't ibang mga tunog na naririnig sa background. Ugong ng aircon, busina ng sasakyan, asong kumakahol, at mga maiingay na kapitbahay. Find a quiet room for your voiceovers. Sa totoo lang, hindi mo naman kailangan ng matinding studio o kaya ng matinding microphone. Ako nga, cellphone lang ang gamit ko, yung voice recorder lang ng cellphone. Pero sinisigurado ko na tahimik yung kwarto at walang echo. So, iniiwasan kong mag-voiceover sa loob ng banyo. Bakit? Maliit kasi yung banyo, kulob, at walang mga bagay sa loob nito na pwedeng mag-absorb ng sound. Ayon sa PAGASA, apektado ng trough o extension ng nasabing low pressure area ang Mindanao at Eastern Visayas. Di gaya sa loob ng ating mga kwarto na medyo mas malaki at merong kumot, kama, kurtina, unan, at iba pang mga bagay na pwedeng makabawas sa echo. Ayon sa PAGASA, apektado ng trough o extension ng nasabing low pressure area ang Mindanao at Eastern Visayas.
Tip number 2, don't eat your words. Tandaan na ang ating misyon ay maghatid ng impormasyon. Kaya, huwag mo masyadong bilisan yung pagkakabigkas sa mga salita to the point na hindi na maiintindihan yung mga sinasabi mo. Importante kasi na malinaw yung bawat salitang maririnig ng audience. So, buksan mo ang bibig mo at bigkasin ng malinaw ang bawat salita. Uy, pero huwag naman yung to the point na medyo OA na ha, yung para kang nagtatalumpate or nagde-declamation na. Huwag ganun. Yung saktong conversation na lang. Bago ako nagvo-voice ng aking mga scripts, usually ine-exercise ko yung aking bibig. I try to loosen up my tongue, loosen up my jaw, ganyan-ganyan. Para kapag nagbasa ako, talagang lalabas ng natural at malinaw ang mga salita. Tip number 3, read your script. Bago ka mag-voice over, read through your script. Importante na naiintindihan mo ang binabasa mo. Ano ba ang mensaheng nais iparating ng kwento? Masaya ba ito? Nakakalungkot? Nakakagalit? May mga salita ba na mahirap bigkasin? Kung meron, palitan mo na kaagad para hindi ka mabulol. Kung may mahahabang sentences naman, markahan mo na ang script mo para alam mo kung saan ka magpo-pause, saan ka hihinga, saan ka magbibigay ng highlight, saan yung medyo mabilis ang pagkakabasa, at saan yung medyo babagalan mo para mas may drama. Tandaan, ang pag-voiceover sa mga balita at documentary ay hindi pagandahan ng boses at pasosyalan ng diction. Ang mas mahalaga na iintindihan at nararamdaman ng tao ang kinukwento mo. E paano nila mararamdaman yung kwento kung ikaw mismo hindi mo muna binasa yung script at hindi mo ito naiintindihan, di ba? In other words, wala yan sa boses at sa diction. Andito yan sa puso. And speaking of puso, tip number 4, feel your script. Gaya ng sinabi ko kanina, ang sikreto ng magandang voiceover ay wala sa boses, kundi nasa puso. Hindi mo lang naiintindihan, dapat nararamdaman mo rin ang script na iyong binabasa. Huwag mahihiyang magpakita ng facial expressions or gumamit ng hand movements habang ikaw ay nagvo-voiceover. Alam ko, baka iisipin ninyo magmumukha ka lang tanga kasi hindi naman ito mapapanood ng audience, di ba? Pero maniwala po kayo sa akin, mas magkakaroon po ng emosyon ang inyong boses kapag ginawa nyo ito. Subukan nating basahin ang script na ito. Samahan nyo ako. Crispy na balat, juicy ang laman, amoy palang nakatatakam. Sino ba naman ang makatatanggi sa sarap na hatid ng fried chicken? Mula balat, sagad hanggang buto ang linamnam. Paborito nating mga Pilipino, pati rin ng buong mundo. Pero syempre, kung eyewitness TV documentary ang i-voice over mo, tapos medyo seryoso pa yung subject, syempre, iba rin yung mood ng kwentong ito. Subukan nating basahin ang conclusion ng isa sa mga TV documentary ko, Ang Agta ng Peña Blanca. Sabayan niyo ako. Sa isang mundo kung saan palaki ng palaki ang agwat ng mahirap at mayaman, madaling isiping nasa pinakailalim ang mga katutubong agta. Pero matapos kong makipamuhay sa kanila, marami akong napagtanto. Wala silang kalsada, wala silang daan. Pero bawat isa ay tulay ng pagbibigayan. Walang kuryente, walang telebisyon, pero buhay na buhay ang kinagisnang tradisyon. Walang mansyon, walang magarang sasakyan, pero sa piling ng mga agta, walang maiiwan at walang malalamangan. Madalas silang tawaging mangmang at primitibo, pero sino nga ba ang tunay na sibilisado? Nakita ninyo yung pagkakaiba sa emosyon? Yung sa pinasarap, medyo mas excited at nakangiti ako all the time. Pero yung dun sa eyewitness, medyo a notch lower yung excitement. Medyo mas malumanay at medyo mas sober yung boses. Guys, magagawa nyo lang ito kung tunay ninyong naiintindihan at nararamdaman ang script ninyo. Nagbabago ang tono kasi nagbabago rin ang laman ng iyong puso. And lastly, tip number 5, huwag bumida dahil hindi ikaw ang bida. Palagi kong sinasabi sa aking mga estudyante, you are not the story, you are just the storyteller. Mas importante ang kwento ng iyong mga case study o mga taong iyong ini-interview kesa sa iyong personal na opinyon.
In the same way na mas importante ang boses ng mga ini-interview mo kesa sa sarili mong boses. Gaano man kaganda ang timbre ng boses mo o gaano man kasosyal ang iyong diction, don't let it distract the audience from the real substance of the story. Hindi ito pagandahan ng boses, pagandahan ito ng storya. Kaya mas natural, mas maganda. Mas honest, sincere, at authentic, mas mararamdaman ng iyong mga manunood. Kapag masyado kang OA or masyado mong kinareer or masyado mong pinapaganda yung boses mo, baka yun na lang ang pakinggan ng mga tao tapos hindi na nila maintindihan yung tunay na kwento. Tandaan, ang voiceover ay pangtahilang ng mga eksena. Pandagdag lang ito sa istorya at hindi ito ang tunay na mahalaga. Kaya, huwag bumida dahil hindi ikaw ang bida. Ilan lamang ito sa mga tips na nakatulong sa akin sa pag-voice over ko sa aking mga news reports at TV documentaries. Uy, disclaimer lang ah, hindi ko sinasabing ito ang dapat na pamantayan ng pag-voice over. Alam ko marami tayong iba't ibang style. Ito lang ang personal style ko. By the way, one last tip. Huwag manggagaya ng boses ng iba kasi mahahalata ng tao na trying hard or nagpipilit ka. Strive to be original, mas authentic, mas natural, mas maganda. Mahirap magpanggap, mas madaling magpakatotoo. Sana po meron kayong natutuhan ngayong araw. Muli, ako po si Cara David. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ingat po palagi. Paalam!